Kamustahin naman natin ang sitwasyon ng mga locally stranded individual na naghihintay pa rin ng biyahe mula sa Rizal Memorial Sports Complex. Saksi live, si Darlene Kai. Darlene? Pia, umuulan pa rin dito sa Rizal Memorial Sports Complex. Meron din kaming inabutan na ilang locally stranded individuals na naghihintay ng biyahe kanina. Imbis kasi alas 10 ng gabi ay alas 2 na ng madaling araw mamaya makakaalis yung huling batch ng LSI papuntang Zamboanga. Nasa 10 LSIs pa ang nasa labas ng Rizal Memorial kanina. Naghihintay matawag para sa nakatakdang biyahe pa uwi ng probinsya. May ilang nakasilong sa tent ng DSWD. Ang ilan naman, sumilong sa isang malaking payong. Kabilang sa mga narito ang isang ginang na may kasamang dalawang anak na uuwi ng Zamboanga. Para hindi mabasa at iwas halubilo sa ibang tao, gumawa sila ng sariling silungan. Umiiwas na din po kami sa crowd po sa sakit kahit nag-negative po kami, sir. Natatakot din po kami, baka pagdating po namin ng Zamboanga City sa swab test po, mag-positive po kami. Kagabi, inabutan pa ng malakas na ulan ang maraming LSI. Nabasa sila, pati ang kani-kanilang mga gamit. Bandang alas 8 ng umaga, pinasakay na sa barko ang 800 pasaherong nagnegatibo sa rapid test, bagamat alas 5 ng hapon pa ang takdang paglalayag. Magtatanim na lang kami ng palay doon, sir. Salamat din. Amen. Ano kay Bruce? Sa Panginoon po, papasalamat din po ako. Binigyan po niya kami ng lakas hanggang ngayon po, kahit ganito pong sitwasyon. Ayon kay Hatid Tulong Project Convener Assistant Secretary Joseph Encabo, ito na ang huling grupo ng mga rehistradong LSI na ihahatid pabalik ng probinsya. Pagkatapos ng send-off, isasara na muna ang Rizal Memorial Sports Complex para linisin. Sa mga huling araw at oras ng aming pag-process ng mga LSIs ay wala na rin pong dumadagsa na magbabaka sa karaling may biyahe pa po sa ibang rehiyon. Pagdating sa kani-kanilang probinsya, kailangan muna nilang sumailalim sa quarantine. Tulad na lang sa General Santos City. Pero ang ilang mga umuwing LSI na naka-quarantine muna, dumadaing. Delayed daw ang kanilang pagkain. 8 tao na raw ang sama-samang natutulog sa isang classroom. Madaragdagan pa raw sila sa pagdating ng bagong batch mula Metro Manila. At sa 3 linggo raw nila sa eskwelahang ginawang quarantine facility, 2 beses na raw sila na swab test pero wala pa ring resulta. Among reklamo, nganong gisagol mi sa bag-o nga naabot gikan sa Manila, nga gi-reswab mi gahapon. Ang ila pong saad sa amo sa mga doktor gahapon, naana ang result karong adlaw. Ang among nabalaan na pod karong buntaga, gidala sa Davao among result. Nitong nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga nagpositibo sa General Santos City, kabilang ang ilang LSI na naka-quarantine. Sa tala ng DOH Soxargen, sa 30 confirmed cases sa Gensan, 25 ang pinagagaling pa. Pia, pagkaalis nitong huling batch mamayang alas 2 ng madaling araw ay isasara nga muna itong Rizal Memorial Sports Complex para sa gagawing decontamination at disinfection. At yung mga bagong dating naman na hindi kasama sa huling biyahe ay dadalhin muna sa isang staging area. At live mula rito sa Maynila, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.